Good morning, mayong adlaw po mga kaprobinsya. Happy Sunday po pala sa lahat. For today's video, ipapakita ko sa inyo naman yung side hustle ko dito sa bahay. Kung napansin nyo no, hindi ako nakapag-upload ng mga videos nitong mga nakaraang araw. Medyo madami talaga akong ginagawa guys, gawa nga nitong pag-uukay. Pero yun nga, since part naman din ito sa paghahanap buhay namin dito sa probinsya, ay isishare ko na lang din sa inyo. Almost 1 year na din na nagpapahinga ako sa negosyong ito kasi matrabaho talaga siya, lalo na sa pictorial na ako nakakabina. Kaya bumalik na ako ngayon kasi medyo kaya-kaya ko naman at 9 months na si baby. Ito yung mga kaganapan ng aming opening. Ever since na nag-start ako sa ukay, ito yung pinaka-favorite na bale ko talaga na pangbata. Dito kasi sa amin, malamig talaga, kaya naman mabenta talaga itong mga jacket na ito. Yes, ang laman ng mga bale na nakuha ko ay mga cage jacket. And sa mga hindi nakakaalam, may kategory kasi yung bawat bale na kukuha na natin. So, merong Korea, merong Japan, merong US. So, itong kinuha natin ay US. Mas maganda kasi ang US bale kasi mas marami siyang branded at syempre bago-bago pa talaga halos lahat ng laman. Pero syempre hindi tayo mag-i-expect no, lalo na kapag hindi naman kamahalan yung bale na nakuha natin. Ang pag-uukay, ang pagkuha ng bale ay parang sugal lang din kasi syempre hindi natin alam kung ano yung laman niya at hindi talaga natin alam kung mababawi ba natin yung pinuhunan natin. Kaya nga sabi nila, ang pag-uukay ay kailangan talaga ng matinding diskarte. Ito na nga, pagkadating ng bale ko ay i-open namin yan, tapos isusort namin at bibilangin namin lahat ng laman. Iniiba ko yung may mga punit, may mga mancha, yung tipong hindi na talaga mapakinabangan pa. Ito yung the best part talaga ng pag-o-open ng bale, yung makakuha ka ng may mga tag, tapos may mga branded at bagong-bago pa talaga. Ang swerte mo kapag nataon na umuulan ng tags yung nabuksan mo. Ika nga, ay paswertihan lang talaga yung pagbili ng bulto. Kahit naman si supplier eh, hindi niya alam kung ano talaga yung exact na laman dun sa bulto na binili mo. Nagbe-base lang din po sila sa mga feedback ng supplier. Palakasan at patibayan na lang talaga ng loob, lalo na kapag nataon sa'yo yung mga mukhang basahan. Anyway, kahit ganun pa man ka-risky itong pag-uukay, mas pinili ko pa rin siyang gawing pagkakitaan kasi nga nag-i-enjoy ako. Mahal na mahal ko talaga ang pag-uukay noon pa man. Sa totoo lang, kapag meron akong bagong bale dumating, excited na excited akong i-open, nakakawala talaga ng stress kahit ilang minuto. And then, after noon, dun mo na malalaman ang totoo mong emosyon. Pero masaya, lalo na kapag yung nabuksan mo ay panalo. At siya naman tong sobrang lungkot kapag ang nabuksan mo ay hirap bawiin kahit yung shipping fee. Isa rin pala sa mga kinoconsider ko kung bakit ako laging kumukuha ng mga pambatang ukay bale, ayun talaga ay para sa mga anak ko. Lagi silang may bago tapos ma-branded pa. Simula nga nung nag-uukay kami, never ko na silang nabili sa labas or sa mall. Halos lahat ng panlakad nila ay nakukuha lang sila sa mga open bale. As in, hindi mo akalain na galing lang sa ukay kasi yung iba bagong bago pa talaga at may tag pa nga. Anyway, sa mga gusto pala mag-start ng ukay, mas mahalaga talaga na alamin nyo yung bawat code ng ukay na kinuha nyo. Hindi kasi pwedeng kuha lang kayo ng kuha. Pag sinabing US, iyon na yun. May code po kasi bawat bale at kailangan or mahalaga talaga na malaman nyo yun para ma-search nyo yung feedback kung okay ba talaga yung bale na yan. Yan yung unang bagay na natutunan ko noon nung nag-start pa lang ako dito. So, ang code pala ng bale na to ay hindi ko muna sasabihin. Tsaka ko na lang sasabihin kung may mga interesado. Charot. Yung iba ay may mga secret code pa nga. Pero dun yun sa mga okay world. Dito kasi eh, hindi naman to niche ko talaga. Kaya kung may magtatanong lang, tsaka ko na lang sasabihin. Yun lang guys, after nito ay magpipictorial na ako. Ipapakita ko din yan sa inyo. Yun lang, thank you for watching. Bye!